mga kabayan, ay di nang may isang oras. Yan, ang ating mga pata. Kung ganda ko yung bong. Yan, mga kabayan, ang pata. Titimos na ang aking kuya Ede. Yan mga kabayan ang mga bitukang mura. Yan ang puil batangan. Yan hulog na kaya rime. Yan patatas. Oh, tama na. May isa pang patatas to. Yan mga kabayan, at ipaluto na ang isa. Tara naman, yan. Taha. At yan mga kabayan, isang napakagandang araw naman sa inyong lahat. Kamusta po? Welcome po sa Daddy Will TV. Mga kabayan, ay tayo ho'y mamemberdehan ngayon. At tari ho ay 98th birthday celebration na aming Lola Beatriz din ho sa Pagulingan West, Lipa City, Batangas. At wari ko ho mga kabayan ay si Nanay Beatriz ho ang pinakamatanda ngayon din ho sa amin sa Pagulingan West, Lipa City. 98 years old. Last year, dito rin ho tayo sa 97th birthday po niya. At nakakatuwa naman ho talaga rin mga anak ho ni Nanay Beatriz na talaga naman ho taon-taon ay pinaghahanda ho ang kanilang ina. Pero bilang pasasalamat nga po, sabi nga po ni Kuya Mane, ay bilang pasasalamat na ang kanilang ina ho ay binibigyan pa rin ho ng Panginoon talaga ng lakas ng pangangatawan. At kahit dadumaan po sa mga ilang pagsubok, gaya po ng pagkakasakit, lalo na po pag ganitong may edad na, eh, hindi na ho naiiwasan na magkaroon ng karamdaman. Ay arga naman ho'y 98 na tayo ko gay abot pa sa ganing edad. Mga kabayan, ay di 98 years old nga po si Lola Beatriz at makakasama uli ho natin aring mga manunulungan din sa Pagulingan West. Ako ay namis ko ang mga are. Makakasama po uli natin ang mga veteranong cook din ho sa Pagulingan West ang magtitiyuhin, magkakamag-anak na cook ng mga indaya at magluluto po ulit ng mga sikat na luto ay hindi ni sa amin pag may garnihong handaan. At syempre po ay mga masarap na po luto na yun pag garnihong may okasyon. Yan mga kabayan, sasamahan ho natin din ang mga anak ho ni Inay Beatriz, si Kuya Nick, si Kuya Rene, si Kuya Mane, at ang kanilang mga manugang at apaw na talaga naman hong busy sa paghahanda para din yung sa karawan ng Inay Beatriz o Lola Beatriz. At mga kabayan, ay di syempre po ay may masarap na luto in ho tayong i-share sa inyo. Mga masarap na handa pag ganihong may okasyon sa aming barangay. Mga kabayan, ay paano ho? Ay di aray isang masayang handaan na naman ho din sa amin sa probinsya at isa na naman ho aring handaan sa Batangas. Ayan, mga kabayan, isang napakagandang araw ulit sa inyo. Today ho ay tayo'y mamemirthdayhan at pupunta ho tayo sa isa sa pinakaunang birthday celebration na ginawa natin. Ibig sabihin, nasa higit 1 year na pala ho tayo ngayon kay YouTube. Mga kabayan, happy happy birthday Inay Beatriz. At last time po ay gumawa tayo ng video ay 97th birthday po niya. Ngayon naman po ay 98. Si Lola Beatriz ay talagang hanga-hanga ho yung mga taga-amin dahil nga po 97 last year. So, napakalakas, napakaganda pa ho ng kondisyon ng kanyang katawan. At ngayon naman ho ay 98 years old na. Ay di last time na nakita po natin ay napakalakas pa po at maganda pa yung pangangatawan. Ngayon po ay di check po natin mga kabayanan po. At yung mga anak naman po niya ay talaga nakakatawa dahil nga po biroan nga ay pagka 60 daw ho ay taon-taon na ay maghahanda para ho sa kanilang ina. At yung mga anak nga po ay di tuwing magbe-birthday po si Inay Beatriz ay di ginagawan po ng paraan na makapaghanda ang kanilang ina. Mga kabayan, medyo talagang maulan, maambon, ulan, ambon. Dahil nga po may bagyo nga po ngayon. Pero tara mga kabayan, at sa atin naman po pag may mga handa ang ganito ay hindi napipigilan ng ulan ang pagse-celebrate. Yan mga kabayan, tara at isa naman ho aring handaan din sa amin sa probinsya ng Batangas. Happy happy birthday Lola Beatriz and more birthdays to come. Yan mga kabayan, at di maaga ang mga manunulungan at inaayos na ho aring mga gulay-gulay habang may nagkakatay ng baboy.
Mga kabayan, ID ng malinis na ho yung baboy ay arehaw. Anong pusa na ho yung gagayot naman. Yan mga kabayan, ID parte-partay. Yan, naalis na ho yung mga balat. Yung mga laman ho ay apretadahay. Yung binatuhan naman ho ay dubuhay. At yung balat ho ay alimitan ay mamantikain. At pag din ho sa Ulingin West ay uso ho yung tatawag na chief bubat. Kaya yung mga balat ho kaya yan, nahiwa-hiwa ho ni Kelion. Yan ho ay pagbubusahin, pagbubulaklakain at yun ho ay gagawin ho. Ang iba, kalahati ho mga kabayan, hindi gagawin na ho ang kutsiro. Bubat ho dito. Kabayan ay di nagpauna na agad maggayat ng laman at pareho ay habang nagagayat yet ang ating mga manunulungan ay di si GF naman ay upak na ng pagluluto na ay pansit Batangas at ay Mickey na gagawin ng pansit na gagawin ng unang pamarinda ho di sa mga yan mga kabayan ang purong laman at yan ho ay nagayat hindi ihiwalay na at gawain naman ho yan ang pinakamasarap na apretadang Batangas, ang pinakasikat mga kabayan. Yan na nga mga kabayan ang pansit Mickey. Yan ho'y wala lang butain at hindi ho masyado puputuloy dahil aaring ako ay berbihan eh. At yan ho ay pamahiin na nagluluto ng Mickey at nagberbihan ay hindi ho na puputuloy pampalang lahat. At yan mga kabayan ay di gagayatin naman ho aring mga binutuhan. Natitirahin ho ng Mario Hiday ni Kuya Nato at ni Kuya Mix. Ay yung binutuhan na gagawin ho ng mga adubo. Ang trabaho ng areho ay para sa mga manunulungan na magagaling ang gulok o itak. Dahil nga matigas ho yung butuway. Yan mga kabayan ay habang nagagayatan ay nagsasaing na hap. At kaya maya naman ay pag nakapagluto ho ng ulok, nagtad na ulaw, yan may umpisa na ho ang kainan ng mga manunulungan. Yung ibang manunulungan na matitira pa ay di makakain kagad. Iba naman ho, pag natapos yung luto, saka naman ho nakalimigyan. Lahat nyo tulungan din sa aming kalimigyan pag nakapagtapos ng gayatan, hindi mga pagpalaan ko yung natitira. Hindi naman ho nawawala yung unang pamarihan ko sa lahat ng hapang nagtatapos. Kaya naman ho na ay kalimitan ng tatay. Ayaw
Bae, pagsukot na rin natin kay. Datay, uwawa. Saan lang dito eh? Dagay ko lamay. Huwag na ito kamay. Mga kabayan at di umpisa na yung pagtitimpla na Dobot Apretada at yun na yung unang rekadong hindi mawawala ho din sa amin sa mga handaan sa Batangas ang Pineapple Juice at Areho ay isa sa mga pampasarap at palinamnam din sa aming mga doto samahan na rin ho ng suka yun, meron din siyempre ang oyster sauce mga kabayan oyster sauce. Yan naman po yung pampaalat toyo. At yan, pasintabis mga hindi gumagamit ng bechin at parang talagang gamit na gamit din sa mga handaan. At yan naman ang magbibigay tamis na asim, yung tomato sauce. At syempre po yan, yung paminta naman. Ang sarap na ito. Dalawa yan, alinga. Meron ba itong tomato sauce? Tomato paste naman lang isa. Yan mga kabayan at sinamahan na rin ho ng pickle tomato paste. Mga kabayan ang mga bawat kusinero din sa amin sa pagliligay may kanya-kanya diskarte. Meron po na sinasama na yung mga tomato sauce, meron naman po na yung mga ketchup at tomato sauce ay sinasangkot siya muna. Ay kanya-kanya ng diskarte para pasarap yung luto. Ang gano'n naman ng diskarte ay di maalaman naman yung mga magluluto at dire-direch na lang. Pagpapalambot, pagkatapos ay isasama na lang yung mga gulay pag malambot. Rinay, 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 baka masensor. Baka masensor. Ayaw pa kagamayin. Gaya nung kay... yung nagagawa ng... ano sa... sabi na si Mike. Madaming gabaw. At ang Kuya Manny ho ay talagang may Kuya repata ani naman luto sa patang ari Kuya Manny eh. Paksiyo naman. Ilang putahe ko Kuya Manny ipapaluto din eh. Paksi, wasa ka manok. Kalderate ang manok. Uy, nakapagdali na naman na kay Binar ng magandang sinahe ngayon ha. Tama-tama ako din ngayon kaya baong ko. Ayun mga kabayad, magpa-plastic na na rin yung sinahe ngayon. At ang ngayon kay Binar, skurado dumali na rin para napakahusay sa sinahe ngayon. Hilaw ka nga kayo, Binar! Yan, mga kabayan, at talaga napagod na rin amin mga manunulungan din eh. Ayan, maghihigop muna na. Hindi mawawala mga kabayan din eh ang kapay. Yan. Makahipo ka kanina, Pisan. Makapagtartar ng ayos. Yan! Ay mga kabayan, nakakatuwa ang mga anak ko ng Inay Beatrice, lalong-lalo na yung mga Kuya Manolo, Kuya Rene. Sige, tatara mga apo. Taon-taon na, Kuya, ano? Taon-taon na yung handa ng Inay, ano?
Ay, malukas ulit. Yan mga kabayan. Tayo bago pa ho tayo nag-YouTube, yung mga rin talaga taon-taon ang pinaghahanda ka lang. Kaya pasasalamat nga ho. At katulad ngayon, 98 na kuya. 98. Yan mga kabayan, 98 ay ayos na ayos pa rin. Ma'am. Ano wala nagre-rebusis sa data? Ay, ngayon nakabawi ulit ha. Kuya rin eh, magaling ata ang iyong. Akala ka ng iyong used oil kala na na. Aray mga kabayan, yung lagi ho natin kasama sa ating mga videos, si Kuya Rene, si Kuya Nike, yan yun po yung mga anak ni Inay Beatrice. Okay, kasama ulit ho natin din sa mga brain. Wala ko. Yan mga kabayan, ang mga bitukang mura. Yan ang puwil batangan. Yan mga kabayan, sinipte na ng Kuya Rainer ang mga pampulutan daw. Pang magandahan pala na Kuya Rainer. Bayan ng blower at di pag gamit ay pinagpaltan ng langis at ari naman ang natural na lutuan din nilagay. Yan. Pag may bubong ay pwedeng-pwede rin gumamit ng garneng apoy. Magaling maglinis ho ng gatong dinuganan. Walang amoy-amoy. Parang na COVID-19 ni ama. O talagang walang maamoy na dumi din eh. Tomato paste, arehong ulo, arehong ho ay adobo. Ayan mga kabayan, kasama ulit natin sa Pira Tawarat. Ayan mga kabayan, ang adobong ulo. Kabayan, uumpisa na ni Pangulo Arihong Dinog Aneng. Napababang ngayon lang si Boyce Bawa. Yan mga kabayan, ang Dinog Aneng. Yan. Kuya Rene, saan na yung asin? Asin? Yan mga kabayan at diluto na ang ulo. Parang nasuwitihan na yung itsura na kaya gawa ng ano, tomato paste kay Rad. Yan mga kabayan, areho yung ginahit na ulo. Ginawa ng mga kuya Rad na adobong ulo. Mga orange-orange mga kabayan, nilagyan ho rin ng tomato paste. Ang bango ka. Yun ang masaras tayo na kuya. Ang bango. Mga kabayan, at di na makapag-isa ulit na si Boyce Bawang, ari ay ihuhulog na ari ang apretada.
kumakain ng kapritada. Log pa. Talaga kuya rin ang lulay, talaga hindi na sablay ng ano na. Hindi na sablay ng handa taon-taon na. Yan mga kabayan, ang kalimitan ko na kusinero din sa ano sa pagulingin ng West, ang aking garage ay napakadaling usapin pag mga lutuan yan, kasama ko yung may yung ba na ganda ang sombrero kuya? Yan, hindi na mapunta mga sombrero. Ay! Bebeng, dalawa. Shout out daw sa ating Jenny, sabi daw kay Epic. Pagluluto muna ang lola. Basta usapan ko yan, na isahay nga na. Aprobado naman pala ng Ate Santa sa aking na kuya Nick eh. Yan. Paes pala yan kuya Bong. Kulang nga rin siyang kandihan. Pa, kandihan. Kulang. Maliit daw nga nagagawin lang daw na kaya rin kaya ano na apat at kalahati. Yan nilat na. Para si Ilzay. Yan mga kabayan, di sinaing na na kuya, bahala daw ang hahako. Aray mga kabayat, ginayat na yung mga ulong, laman ng ulo at mga bito-bito ka. Bitukang aray, bitukang mura naman, ano kaya rin eh? The boys, ano? Portobis lang ang tao. Yan mga kabayan. Kaya rin eh, ano nga mga materialis yan? Atay. Atay, bitukang mura, puel, ulo, ulo. Maskara. Bitin-bitinan. Yan mga kabayan, yan mga kumparihan daw, ibabayang hapon eh. Pampakondisyon. Kuya Ri, sasang ko sila sa Toyotsuka. Yan mga kabayan, nari pala lagitik nila ng Kuya Ri, pamabanguhin at di may for the boys na mamaya. Yan mga kabayan at di magpapaalmusal ng atay. Kandida tong ano. Adobong ulo. Okay. Oh, kaya niya kayo. Hindi pa pasok niya sa loob. Kaya na kabayan, at di kain na na. Kabayan tayo mga ika-almasal na rin ho. At ang pinaginawang pa-almasal naman ho din na kuya Manay ay adubong ulo. Yan. Mga orange-orange mga kabayan. At arigo ho, tomato paste ang idinali ho ni Kuya Rad. Po.
sabi ng katulad mga kabayan ng sabi ng Consel Mane, kaya nga siya pinaghahanda lagi ang kanyang anak taon-taon ay bilang pasasalamat. Dahil ngayon nga ho ay 28 anyos na hindi kasama pa rin nila. Happy birthday ni Beatriz. Lola Beatriz. Kahit pa mga kabayan. Yan mga kabayan at areng gusto ho din ni mga Arisa. Dinog anay ay talagang tostadong nagmamantika. Tara mga kabayan, lalagyan na ni Pangulo ng tuyaw. Yan. Hey. Uy, pakagat ang bagaw na. Yan mga kabayan, talagang ayaw na ayaw naman ko sinira na hahaluin eh pag nalagyan ng suka. Yan mga kabayan, ilalagay na ang Kevin na rin dugo at yan ako ang ginagal laman dugo. Mabaraw na yan ako ya. Mga kabayan, at nagawa na ho ng sos ng puchero si Kuya Rad para basta na lang ho ihuhuloy. Pag nahihilaw ang kanin, Kuya, Jane ay dinadala. Naiparitos na hindi na kayo bungaring ating mga gulay-gulay. Yan, mayroong patatas, carrots, at saging. Yan naman ho yung mga gawaing kutsiro. Yung tabaho ay pinabubusa. Mamaya mga kabayan, aray kutsiro guba. Yan mga kabayan, diluto na ho rin kanin at ibabalot na ng mga Kuya Biner. Yung atin hong isang apretada ay halos malapit na lagyan ng mga gulay, medyo nalambot na ho. At din ay magsasangkot siya pa ulit ng isang sibuyas bawang para ho sa isa pang apretada. Si Kuya Bong naman ay, yan mga kabayan, at naipritos na ho lahat ng gulay, nakapagpabusa na. Igis na ulit yung sibuyas bawang at lulutuin na ho din ang kutsirang gubat kung tawagin din sa amin mga kabayan sa Pasite. Eh talagang bangong-bango na yan kuya. Yan mga kabayan, arin na ho yung sas na ginawa kanina ni Kuya Rad. Hindi tulong-tulong na ho aring mga kusinero, aring magtitiyohing hong aray. Puro kusinero.
Yan mga kabayan, tinakpan lang ho ng konting giro at medyo maulan ho ngayon. Kaawa naman ng Diyos sa edi natila-tila naman. Yan mga kabayan, ganyan yung diskarte ng paggagawa ng putsero sa amin. Yung putsero ho din sa amin sa bukid ay yung malapot ang sauce. Hindi ho katulad ng ibang putsero na parang sinabawan. Yan mga kabayan. Dahil yan mga kabayan, may ibang lugar sa atin na yung tinatawag nilang putsero ay parang halos nilaga. Na may mga gantong ketchup. Dito ho naman ho sa amin ay malapot ho. Yan. Yan mga kabayan, at talagang ayos na ayos. Oh, baw na apretada ka rin. Sabi niya, hangin. Yan mga kabayan, ilalagay na ng aking kuya. Ipeng, aring carrots, patatas. Oh, tama na. May isa pang apretada ito. Yan mga kabayan, at ipaluto ng isa. Tara naman, yan. Taha. Yan mga kabayan, at dinakulo na rin ating sauce at ihuhulog na ang garing. Yan mga kabayan, ari yung pinarito na saging, carrots, patatas at yung ating mga gulay at syempre ho yung pinabulak na o yung pinabusa na taba. Yan ho yung aming putsirong gubat din sa pagulingay. Putsirong kalihem. Ano kaya? At ang nagdala ho daw din niyan sa aming lugar ay ang aking Kuya Rime. Kuya Rime, saan mo nga nakuha ang recipe niyan? Yan, sa alitagtag naman ho daw rin nakuha. Luto daw rin ang mga madray sa alitagtag. Ay di, nung madala ho din sa amin na bay, ayos na ayos nga pala, no? Dating mga kabayan. Ngayon lang, walang maiuwi ang mga manunulungan na taba at nagiging putsirong gubat na. Yung wala na ho, kuya na. Kuya Bong, yan, walang mauuwi ngayon na mga taba at nagiging putsirong gubat na. Naging isa na rin ang putahe din sa amin sa barangay Pag-ulingin. Yan mga kabayan, di ari pakukuloyin lahat ng kaunti at luto naman ho. Arin man ihalos lahat yung pinaritos na pati yung mga gulay. Yan ang ating putsirong gubat. At ang ating tagapagluto mga kabayan, ayan si Kuya Bong. Lalagay na ho ng aking Kuya Rine, haring Reno. Ayan na, sasabay ho ng kipinga rin. Cream cheese. Ako kuya. Mga kabayan, at di habang naglalagay na rin mga apretada, at ibubuhosan nila kuya rin na mga kong binutuhan. Dami rin adobo niya, ano kaya Rad? Ang laki ng tuliyasi puno eh. Yan mga kabayan, at ipagpa-plastic na apretad sila. Yan mga kabayan, ay di nagsangkot siya na uli ng sibuyas bawang. At yan ang aking Kuya Rinay.
Ihuhulog na rin kalderetang manok. Ari mga kabayan, pag nataklobaan, ang ahon na naray, pag gano'n na, malambot na. Ari naman na 45 days na. Paka... Pasamaan mo pag ako yari na rin ng mga patatas, hindi na. Ang mga kabayan at di may bigay din na ice cream sa piskal. Yan mga kabayan ay di nang may 15 minuto. Ito na ang ating manok. Yan, kalderetang manok. Ito na ba yung kabayan? Oh, sarap niya kuya Bong. Yan mga kabayan ay sinama na rin yung carrots patatas at aray pag natakloban pa, pag may 5 minuto pa. Makalambot ho aray carrots patatas at di aray maray mga kabayan at ang ice cream daw ho maray ang ibabo ay pang maedad. Sabi sa akin arabin ako yan Nike at ilalim daw na ay pambata. Ayan, baho pala itong ice cream na ito, malamig eh daw. Ayan mga kabayan, kinuha namin ang pang maedad. Ayan mga kabayan at ice cream avocado. Pinuhan ang ibabaw mga kabayan. Mga kabayan at hindi nang malambot na rin ho aring bulatuhan guys, sinama na rin ho ni Kuya Rod at ni Kuya Bong aring Reno at patatas carrots. Kaya naman ang isang apretada. Arigay pa din yan. Yan mga kabayan at ang ginagamit ko din yung pampalapot ayan Marby breadcrumbs. Kahit hindi na panalagyan na yun. Tama na sauce na yan. Meron yung napapit, hindi na sa bawal. Ay, dito mo na ito. Oo nga naman. Tama yun. Eh. Bakit yan ang una yun? Ay katalo kaya Rad. Hello. Yan nga naman ang buhay ng tao dati, no kaya. Oy, talo po tayo.
tutulin. Hindi bago sa aing, sa sandukain. Hindi na lang ako kung itlog eh. Yung itlog bagang babaan. Tagalog kuya. Yung kakasawin. Ay luto din. Ayos. Gagal ka na, itilaw. Hindi, wala kay tubig at asay. Naranasan ko rin man nila. Sasabaw. Nakaranas na ako ng nilugaw. Ang lahat ko yung tapaw itong ganyan kahaba. Pagkaya yung kanin. Sinasangag mo lang. Ano tayo na kaya? At tunay nga yun, kuya. Saka kukuha na yung pagkain siya na suba. Ay, di kayo malasa. Kukuha ng isang buo. Yung isang buo, kukuha ng pagkain siya na suba. Kukuha yung katapusan suba. Di kayo malasa ang kain. Loko rin na katawaan. Kala ko sa pelikula lang yun, kuya. Tunay na buhay pala yun. Oo, ang sa pelikula na may ganun yun ni Kore. Nagyari sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay. Ano pa paglalagyan na rin? Yang tas pak sayo. Balas-balas na ako kaya. Hindi, lalagay na sa kuha sa computer. Sa pin lang. Yan mga kabayan ang adobo naman. Ang ganda ng kulay na malagyan ng anong yan, kuya. Kanina parang kaputla na matubig, ano? Ay, parang may salong kamote eh. Yan mga kabayan. Ang... Maka-adobo pa lang, kuya Rad. Ano? Nalagyan na rin atara sa kuya Rene dati yan ah. Noong kaunahan, naglalaban ng sako. Sako ng bigasan, plastik. Para saan kuya? Tutuyin nyo ng tintiyo, pag may kasalan, inaka-ready na. Kasi yan nilalagay ng kanin. Ibulos-bos. Sasakaw bago sumunod. Yan, may plastic ng ganyan. At dati yung malaki sa akong kulay po tayo. Ay, din, ang isang tulyase ko yung isang sako na lang. Isa na isang pangkas tulyase, hindi isa na isang sako. Napasama ka din na ulo. Oo. Magkakabalian naman noon, kuya, na wasak ang CB lagay, ano? Ito sa ilalim eh, mga bata. Ang panahon yung ito eh, hihirang makatikin ng... Baboy, karneng, ano? Baka mahirap na ng buhay. Magkakabalian lagi sa misana, ano, kuya? Mga bata, na hindi mapigilan, ano? Basta nagpakain na, ano? Mga dyan, ano? Ano yung gagawin dyan? Di plato ko yung pustek? Tara mga kabayan, ang pata naman at papaksiw na. At sinamahan na kaya ng bawang. Tara mga kabayan, apat na pata rin. Sinalang na rin ako kuya. Tingin at sinama ng mga subi-subuyas. Yan mga kabayan, ay di ito na yung panlaga na pata. Yan, nilagyan na ng sibuyas, bawang, betchin, paminta. Kabayan, magpapalasa, asayin. Parang ipalalambutin na lang at di mamaya ay mahihigop na. Payahaw, 38. Mga kabayan, ay di nang may isang oras. Yan, ang ating mga pata. Ang ganda ko yung bong. Mga kabayan, pata. Yan ay ang timpla ay sibuyas, bawang, asin, betchin ho at pang. Yan na talaga, hindi na ho tinigilan na kuya Bong nang hindi luto ang ating mga
putahe ngayong araw na ito. Oh. Mga kabayan, ang sarap na rin ah. Yan ang masarap higupain mga kabayan, yung bata. Hindi yata mga nagamit mo kay Rene ng mantika ang baboy. Hindi nagamit dito ang mantika ang baboy. Umahal din. Namahal na rin ang mantika naman yun ata. Ang ganda ng pagkamantika. Ano? Masarap nga mantika yung baboy. Lasa na agad baboy. Kasama mo yan, Kuya Dan? Kasama ko na. Kasi mundo, double. Yan mga kabayan, hindi yan yung ginayat kanina mga Kuya Rene. Eh. May sindit, may laman, yan, may sili. Ari naman hay pulutanin ng mga dadating din naman mapapaibig uminom ng kaunti. Yan mga kabayan, ang pandiinan. Masarapan ito. Yan. Pang masarapan ni Kuya Rene, mga materialis mga kabayan. Meron ho din yung... Merong ay, mga materialis mga kabayan. Meron hong bitukang mura, atay, ang maskara. Mali, tainga. May tainga. Puel. May kompletos materialis pala yan, Kuya Rene. Bitukang mura. May sindit. Bitukang mura. Huwag malalagyan pala yung Kuya Rene na may UNAC para ano na na. Sisig na na, kilawin na na. Ang bango. Pero yun yung naging timpla lang, may mga toyo din. Toyo suka. Toyo suka lang yan. Papakuloyin lang. Yes, siguro. Yan mga kabayan, ID yan ay parang dinakdakan. Wala lang itong mayonnaise. Lalabitikin daw lang hulalo para lalong masarap-sarap. Ano ba yan? Edi, arin ko itinimplahan na kanina ng asin, paminta at bechin. At nilagyan na rin ngayon ni Kuya Rene ng suka. Ang bango. Yan mga kabayan, at di mamaya ay may mapupulutan na dinay. Yung mga iba na pagkatapos kumain at gusto magpainit ng kaunti, ay di ready na rin papulutan ni Kuya Rene. Yan, Lola Beatrice, happy 98th birthday. Yan, kaganda pa rin. Ay, kalakas na nakakapangayon para ng ice cream ng ayos eh. Yan, mga kabayan. 98 years old na po si Inay Beatrice. At si Inay ata ang pinaka-senior na ngayon na dito sa amin sa pag-ulingin. Maganda pa rin, babae. At yan, mga kabayan. At kung naging busy po yung mga anak at manugang ni Lola Beatrice, sa pagluluto ng mga handa ay ito naman ang mga apaw at talagang busy naman ako sa pag-aayos. Hindi naman ako maghahain mamaya. Hindi ako magiging buffet table para sa mga bisita magsisipagdatingan. Mga kamag-anak nila din ako sa pag-ulingin at sa mga ibang barangay na makakarap. Nakikita na kita sa kain. Hi, mommy! Sabi mo, hi, mommy!
Tulala si Dali, ang lasing ang dami na nakain ng pritada. Sige po. Ano ako ba yan? Talaga okay na okay para masangin na Lola Beatrice. Taon-taon yun, dahil handa na, naya na ha. Taon-taon yun, patay baboy yun ha. At kakatawa naman ang mga manugang at mga anak ko talaga. Ha? Ay, katapos na ito. Katapos na ito maganda. Tipe. Kan mga pandangan na bisita dumating na. Tapos Dayang. Mosquitoy. Jumail. Tingnan ko nga kasi mas maganda sa tatla. Ayan, may nang pala naman mas maganda eh. Mabuhay! Mabubusog ng tudo na. Yeah.
Wala tayo na ito. Sige po. Sige nga, Ate Orden, kung nahilig sa puta. Yan mga kabayan ay di nakakatuwa naman aray mga apunaho aray sa tuhaw at 98 years old na nga si Nanay Beatrice o si Lola Beatrice. Ito yung kanyang mga regular na apo ay talagang kalalaki na nakal naman mga manugang. Ito yan ako at yung mga naging kumpay out at di aray apunaho sa tuhaw o anak ho ng kanilang mga apo na di nakakatuwa naman ho at yung bagong henerasyon ay talagang inabot ko ang kanyang Lola Beatrice at syempre mo po ay di magkakataon din para magkasama-sama uli ang pamilya sa kanyang mga kabayan ay paano ho ay di hanggang dito na lang ho tayo at di sana po ay na-enjoy nyo yung ating video at happy happy birthday Lola Beatrice at sana maraming maraming pang birthday ang dumating kasama nyo. Salamat nga pala po kay Kuya Manolo Indaya sa pag-invite sa atin sa birthday celebration. At ang mga kamag-anak at mga kaibigan naman po ni na Lola Beatrice at ng Indaya family ay di alis dating at lalulot nga po ng masamang panahon ay di tutuwa na naman po sila na kahit na ganyan ang panahong bagyuhan, mahabagat ay akala mga kamag-anak ay tuloy na tuloy pa rin ho. Maraming maraming salamat po mga kabayan. God bless po sa lahat. Pertihan din na natin. Namimertihan na naman, nakasakain na naman si classmate. Ano? Asuling aking ati kami.
May kakaunti akin naman, tabla na, bibe. Magang makakalo, pagtabla ka na eh. Sabi mo bang, aba, ay magsawa kayo, eh, ako makakabal ka palang mukha. Kaya ako kakakalo. Kaya ako ipagod mo na, kaya ako nakakain. Ay, kaya ako masakit pa, miss ko na ba yung tabag na kita? Iniwanan ko siya, nung mapakain ko ng tanghalia, iniwanan ko siya, kuha ng dalawang ako ko'y walang kasama si Erica. May hindi ba ako? Ito ko lang sabi ko sopas na lang naman ang lumungin ko ay kaya-kaya ng pinuto eh. Ano? Sumahang yung iyan. Sige na si Baby Maureen. Baby Maureen! Sabi ni Lola! Takot ka sa pulis! Hindi ako pulis! Tinakot mo yung pulis daw. At isang natakot pala sa akin, sabi nga pala naman yung kanina, ako daw yung pulis. Huwag daw malikod at ako'y pulis. Ay di nga, nakakot daw si Tawakba.